Okay, so marami kang utak, maraming nasirang friendship, mga pamilyang nag-aaway, yung iba nga natutulfo dahil sa utak. So, kailan ba kailangan ka mag-utak? I will tell you effective ways on when you should be getting your loan or borrow money after this video. So alam naman natin na isa sa mga problema is utak, lalo na if ikaw yung naniningil and then nagtatago na yung ng utang sa'yo. So that's really bad. Ako, marami akong utang, I won't deny it. But I am making sure that lahat ng utang ko is for a good cause. Kailan ba kailangan kang umutang? So first is, nangungutang tayo, dapat nagbabayad tayo, di ba? So the thing about utang is, maraming lending institution, either annually or monthly, may interest ang utang. So the reason why nababaon kayo sa utang is because nangungutang kayo sa hindi naman dapat utangin. For example, nangutang ka para bumili ng cellphone. Meron kang cellphone that time. Pwede, namang, pwede mo namang antayin when you already earned the exact amount of money, di ba? Pero hindi ka makapag-antay. So that's why nangutang ka. And nagka-interest. But if tinipid mo lang yung mga sweldo mo, and then paunti-unti mong na-achieve yung exact value ng item na bibilhin mo, di ba, wala ka ng utang, wala ka ng interest. Kasi most institution are lending money for around 10% to 15% interest monthly. Swerte mo na lang if makakita ka na companies that will offer annual loans for an interest rate of 7% annually. Pinapautang ka kasi nasa mindset ng nagpapautang na you can earn more money, di ba? So, the reason why yung mayayaman ay yumayaman kahit walang kapital is because of loans. The sole purpose of borrowing money is you should earn more than what you're paying for. So, parang in-advance nila yung pera for a project. For example, you're building a house project or a housing project. Maghihiram yan sa banko, si company, maghihiram yan ng around, lagay na lang natin 500 million for, let's say, 50 units ng bahay. Ikaw collateral nila yung land nila. Kasi hindi ka naman ang utang without collateral if ganyan kalaki, di ba? So the reason why nangungutang yung company kasi hindi sila makakapagpalabas ng ganung amount. And although nag-i-interest si banko sa money nila, nangyayari is after the project, they can sell it for more. So, ilagay na lang natin nag-interest si banko ng 10% sa kanila, but they can earn 40% more sa value na hiniram nila sa banko after the project is finished. Ang key concept ng lending is you should earn more than the interest rate you're paying for as well as the capital. Diba? Kasi, nangutang ka kasi pwede mong mas magamit yung money and earn more. That's the best way to use or to avail for a loan. Not for personal things na pwede mo malang mabili if you have your earnings. Again, huwag kang mangutang for stuffs na kaya mo lang bilhin with your earning. The good thing when availing loan is for doing it a purpose na pwede mo mas mapalaki kaysa sa binabayad mo sa interest kasi nalulubog ka sa utang. Parang under or medyo talo ka. For me, nangutang ako for my gadgets kasi in the long run, I need this camera for my future gigs. Nag-earn ako for events. So, I guess that's the good thing.